Okay, good morning, fellow mathematicians. Welcome back to our video. Today, we're going to discuss a topic in pre-calculus. That topic is the one-dimensional real coordinate system. Yan yung one-dimensional real coordinate system. Ngayon, pag-aaralan natin yung mga basic definitions involving this coordinate system. Now, definition, a line segment. A line segment is a set of all points consisting of two distinct points together with all the points between them. How can we illustrate this wonderful definition? Halimbawa, meron tayong number line. Let's draw a number line. Okay? Ito, meron tayong line. Ngayon, how do we draw the line segment? Diba meron ditong point? Let's say this is point P1 and this is point P2. Okay? The line segment is the portion between these two points. Paano natin masasabi yun? Yun yung portion between these two points. Ito yung, let's say, color red. Itong color red. Ito yung line segment. And how do we write this? We usually write this kung ano nasa kaliwa, P1, P2, and we have a parang line dun sa overhead niya. Pero hindi siya yung parang may dalawang linya. Yung may, what do I mean dalawang linya? Yung dalawang arrowheads. This denotes a segment, correct? Balik tayo sa default color natin na black. Okay? Ngayon, na-define na natin kung ano ang line segment, correct? Ngayon, let's define what does it mean to be a number line. If for any point on L, sino si L? A line. Pangalan lang ngayon. There is a corresponding real number and for any real number, there is a particular point on the line. Parang meron tayong nakikita, sa kada isang point daw sa number line, merong number na nagko-correspond doon. Diba? Halimbawa, dito sa point P, dito sa drawing natin sa itaas, merong number na nagko-correspond dyan sa point P na yun. Yun yung number line. We can say that the line L is the one-dimensional coordinate system or the number line for real numbers. How do we draw this? How do we draw this? Paano ba natin yung dinodrawing? Ayun. Magdodrawing tayo ng number line. Okay, ito, number line to. Di ba yung nasa gitna ng number line is 0, tapos 1, 2, 3, 4. Tapos ito, negative 1, negative 2, negative 3, negative 4. Tapos di ba pinapangalan natin yan as itong L kanina? Ibig sabihin, kada isang point daw, dito, may number na nagko-correspond sa kanya. Ibig sabihin, itong point na to, itong P, itong ano ba, let's say P1 yan, yung point na yan, may nagko-correspond sa kanyang isang number, which is si number 2. Diba? Paano natin yan sinusulat? Ngayon, magde-define tayo ng isa pang bagay bago natin malaman yan. Ngayon, definition 10, the coordinate. Ang tawag doon sa mga point na yun, saka yung number corresponding to that point is the coordinate. The real number associated, di ba ginamitan ng salitang associated with a point on the number line is called the coordinate of that point. Ibig sabihin, itong P1, ang coordinate niya si 2. Di ba? Halimbawa, meron tayo ano, dalawang points. Halimbawa, let's say, itong P1, itong P1 na to, equal yan sa number 2. Ganyan mo sinusulat yung coordinates. Okay? Ganyan mo siya sinusulat. Ngayon, let's say, yung P2. Let's say, we have P2. Ito. P2. Si P2 ay equal sa negative 2. Ano ibig sabihin netong ano na to, yung P1? P1 has coordinate of 2. Tapos si P2 has coordinate of negative 2. Okay? Yun ang ibig sabihin nun, guys. Ayun. Medyo lilipat natin siya, ha? Ito. Tapos lipat natin papunta, hindi ata kaya ilipat.
Okay, lipat natin banda rito sa gitna. At hindi nga nakuha yung ano. Okay. Kasi lipat natin dito. Okay, yun lang naman ang gusto kong sabihin. Si P1, may coordinate na 2 dito sa drawing natin. Tapos si P2 ay may coordinate na negative 2. Ano, yun lang ang ibig sabihin nun. So, yun. So far, na-define na natin kung ano ang line segment, ano ang number line, saka ano yung coordinate ng number line na yun. Ngayon, magde-define tayo ng isang operation. What do I mean by operation? Parang nagaganap dun sa segment na yun. Okay? Ganito. Definition. The directed distance. The directed distance from a point P to another point P2 relative to the positions of the origin, yung gitna, P1 and P2 is given by then the segment P1, P2 is equal to X2 minus X1. Ngayon. Ngayon mag-drawing tayo. Mag-drawing ulit tayo ng isang number line. Okay? Ito. May number line ulit. Tapos, sa number line na yan, let's say we have, this is X1. Yung X1 na yan, yun yung coordinate ng point P1. Okay? Sunod. Ito si X2, coordinate siya ng point na P2. Okay, ngayon. Ang mangyayari, by definition daw, P1, P2, yung segment niya is equal to X2 minus X1. Lalagyan ko kayo ng parang mga conventions. Tingnan nyo ha. Di ba P1, P2, yung pangalawa. Ito, ito yung nauna dito. Kasi siya yung pinaka nasa right ng pagkakasulat. Kumbaga, X2, yung haba ng X2, ganito, lalagyan natin ng kulay. Ano ba? Let's say this is color yellow. Color yellow. Okay. Ito yung haba. Yung haba ng X2. Diba? Ngayon, ang susunod, yung haba naman, ito lagyan natin ng kulay dito. Ito yung yellow part, ha? Ngayon, lagyan natin ng color, let's say orange. Okay? Ito yung haba ni X2. X2, X1. So, ang ginagawa mo, yung yellow, sinusubtract mo yung orange. Ano yung nakuha? Yung gitna, yung P1, P2. Sino yun? Yung color, let's say, itong sky blue. Ito. Ito yung nakuha. So basically, kung titignan nyo, i-rewind nyo saglit yung video, yung yellow, yung sinaklaw nung pinaka-drawing kanina. Tapos sinubtract mo yung orange part, which is si X1, nakuha mo yung sky blue, which is basically yung gitna. So yun ang ibig sabihin ng P1, segment P1 to P2, yung distance niya is X2 minus X1. Okay? Yun lang ang ibig sabihin nun. Eh sir, tinatanong nyo siguro, paano naman po kapag P2, P1? Paano naman po pag P2, P1? Balik natin sa color block. Okay? Ngayon tapos magdodrawing tayo. Magdodrawing tayo ng isa pang point, ay number line, rather. So, ganito. Nasaan na yun? Okay. Magdodrawing tayo ng isa pang number line. Let's say ito. Ito yung number line natin. And ito pala, ibaba natin ng konti kasi medyo negligent yung space. Okay? So yan. Tapos mag-drawing ulit tayo. Ngayon, sabihin natin, yung hinahanap naman natin is yung P2, P1. Sino yun? Sino yun? Ngayon, mag-drawing tayo. Ito naman si, di ba pansinin nyo, kapag P2, P1, ano yung nasa right? Ano yung pinaka nasa right? Di ba X, yung ano, P1? Di ba? Ito yung nasa right eh. Nasa right ng pagkakasulat. Tanggalin natin yung linya na yun. So, nasa ano din siya? Nasa right din siya ng pagkakasulat dito. Eh ano ba yung X1 na yan? Di ba ito si P1? Ito si P2? By the way pala guys, kapag pala sinulat mo yung ganyan, ang ibig sabihin lang yan, si P1 ay equal sa X1. Si P2 ay equal sa X2. Ganon din dito sa taas. Diba? Diba yun yung definition ng coordinate kanina? Kung babalikan nyo. Ngayon, diba nakikita nyo?
by the same convention nung kanina, P2, P1, yung segment na yan ay equal lang sa x1 minus x2. By the same conventions ng drawing kanina na may coloring. Okay? Ano napapansin nyo? Diba guys, kapag ang ginawa mo, diba yung P1? Yung P1 kanina, P1, P2, kunin mo yung negative nun. Diba negative ng ano yan, x2 minus x1. Correct? Pag kinuha mo yung negative yan, ano lalabas? So, at i-distribute mo yung negative, magiging minus x2 plus x1. Ano yan? X1 minus x2. Ano yan? Sino yan? Diba yan yung P1, P2, P1? Diba? So, ibig sabihin, yung minus, ito, yung minus P1, P2, ay equal lang sa P2, P1. Which is yung remark natin. By the above assertions, yung mga pinagsasabi natin sa itaas, we can conclude this. That is the directed distance from P1 to P2 is the negative of the directed distance from P2 to P1. Diba? Yun yung, ano, yun yung gusto natin sabihin doon. Negative siya. Negative lamang siya. And tanong, sir, P1, P2 eh. Bakit ano? Bakit dito sa conclusion mo? Iba. Negative ng P1, P2. Pareho lang yun. I-divide both sides mo kay negative 1. So, P1, P2 is equal to the negative P2, P1. Divide both sides by negative 1 lang. Yun lang. Yun lang naman yun. Diba? So, that out of the way, tapos na yung mga discussions natin, definitions. Ngayon, mag-example tayo, guys. Ngayon, dito tayo sa section 2. Yan. Let's say, dito tayo sa halimbawa. Kuna tayo ng halimbawa. Find the directed distance from P1 to P2 if P1 is equal to 6 or yung coordinate ng point 1 is 6 and P2 is equal to negative 4. Yung coordinate ng P4 ay negative 4. Okay? Ngayon magdodrawing tayo. Kasi syempre, we need to visualize this stuff. Okay? So, say magdodrawing tayo ng number line. May number line tayo. Okay. Ngayon, ngayon ang gagawin natin, ido-drawing natin siya. Let's say ito yung gitna, di ba? So, 1, 2, 3, 4, 5, 6. This is 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sunod. 1, 2, 3, 4, 5, 6. This is negative 1. This is negative 2. This is negative 3. This is negative 4. This is negative 5. This is negative 6. Ngayon, ang sabi sa problem, si P1 daw ay may coordinates na 6. So, ito yan. Ito si P1. So, no, si P2 daw ay equal sa negative 4. Si P2, which is negative 4, ito yun. Ito yung P2, basically. Ngayon, ang sabi daw, the directed distance from P1 to P2. Ano ibig sabihin nun? Point 1, point 2, di ba? Yun ang gusto sabihin yan. So, di ba, ano yung formula? Diba x2 minus x1? Eh, sino ba si x2? Diba si x2 dito ay si 6? Kasi yan nga yung coordinate niya eh. Eh, x1 nito, no. Ibabak natin. I mean is, diba si x1 ay equal sa 6? Tama. Tapos si x2 ay equal sa negative 4. Kasi yun yung nakatapat sa kanya eh. Yung P1. Diba P1 is equal to ano? P1 is equal to X1. So, P1 is equal to 6. Kasi yun yung nakatapat sa kanya. Similarly, P2 is equal to X2. So, P2 is equal to negative 4. So, ano ibig sabihin? Kung gagamitin natin yung formula. So, this is, sino si X2? Negative 4 minus. Minus X1, which is 6. So, negative 10. Okay? Ngayon, ang question, sir, paano naman kapag P2, P1? Anong formula? X1 minus X2, di ba? Kung ano lang yung nasa, ano, nandito, kung ano yung nasa right, yun yung mauunang coordinate. Di ba? Ganun lang convention nun. So, sino ba X1? Si X1 mo ay si 6 minus si X2, which is negative 4. Negative 4, so 6 plus 4 is equal to 10. Tama?
So, ano ang ibig sabihin nun? Yung directed distance daw, from P1 to P2, paano mo siya isusulat, sir? Paano mo siya isusulat? Ano ba? Palitan natin yung kulay. Yung directed distance from P1 to P2 ay merong negative 10. Negative 10 siya from P1 to P2. Pero pag P2 to P1, positive 10. So, ano napapansin mo? Nag-hold yung remark kanina. P1, P2 is equal to the negative of P2, P1. Okay, yun lang ang gusto sabihin nun. Okay? So, yan yung directed distance. Ngayon, kung may directed, meron tayong tinatawag na undirected distance. Ano yung undirected distance, sir? The undirected distance from a point P1 to another point P2, diba, is the absolute value of the directed distance between them. Ano ibig sabihin nun? Yung directed distance, alam na natin yun, di ba P1, P2 is equal to X2 minus X1. Yan yung directed. Pero kapag sinabi mong undirected, may absolute value symbol na, which is sinusulat mo ang ganito. Okay? Where P1 is equal to X1, the first coordinate, and P2 is equal to X2, which is the second coordinate. Yan ang ibig sabihin nun, guys. Ngayon, magkakaroon tayo ng remark. Since the values of x1 and x2 of the respective coordinates of p1 and p2 are inside the absolute value symbol, nasa loob siya ng absolute value symbol, then one can be sloppy in doing the differences. Because ang absolute value ng difference ay pareho lang results regardless of the order. Number 1, the absolute value of x1 minus x2 is just equal to the absolute value of x2 minus x1. Mamaya makikita natin yung example kung ano ibig sabihin ko dyan. That is why from now on, when we refer to the word distance, pag sinabi natin distance dito sa precal natin, ang ibig sabihin lang natin doon is the undirected distance. Okay? Yun ang gusto kong sabihin. So, nagkaroon tayo na example. Halimbawa, using the figure, magpapalit muna tayo ng color kasi naka-red ako. Okay? Using the figure, find the following. Yung directed distance ng segment AD, the undirected distance of segment CA, the directed distance of segment FC, and the undirected distance of segment BF. Ayun, let's have this. A tayo. Medyo nagkagulo. Okay, ngayon dito tayo. A. Ang sabi, AD. Sino ba si A? Si A ay... Ngayon, isulat natin sa gilid, ay sa baba. A is equal to negative 3 and D is equal to 0. Di ba palaging sabi ko kung ano yung nasa right, kung ano yung nasa kanan, yun yung mauna sa subtraction. So, sino ba yung nasa kanan? Si D, di ba? So, 0 minus negative 3. Sino yan? Sino yan? Di ba 0 minus a negative number? So, magiging 0 plus 3, which is equal to the positive 3. Di ba? Ngayon, paano naman kapag si B naman? Kapag sinabing undirected, 'di ba? Kasi ito kasi this is directed. Ito yung undirected. Okay? So kapag sinabing undirected, kahit anong order na, wala nang maunay na sa kanan, sa kaliwa. So segment CA is equal kung ano gagawin natin, kung ano muna yung convention natin. Kunin muna natin yung nasa pinaka-kanan, which is si A, di ba? Sino ba si A? Di ba negative 3? Sino si C? Si C equals si negative 1, di ba? So, negative 3 minus negative 1. Tama? So, absolute value yan ng negative 3 plus 1 is equal sa absolute value ng negative 2. And ba absolute value ng negative number? Di ba positive number, which is si 2? Or 2. Diba? Ngayon, gawin natin. Eh sir, paano naman kapag si negative 1 na nauna? Sige, kunin natin yung ano. Kunin natin yung nauna. Negative 1 minus negative 3. Diba? Paano kapag pinagbaliktad natin? Diba sabi ko kanina, you can be sloppy in the subtraction. So, negative 1 plus 3. Diba kasi magiging positive yung gitna. So, magiging absolute value ng 2. Which is equal to 2 also. Pareho lang sila. Diba? Ganun ang benefit ng undirected distance. Okay?
Ngayon, kunin natin yung C. Sino ba si C? Kunin natin si C. Sino si C? Segment FC. Okay? Sino ba si F? Si F ay 2. Sino si C? Negative 1. So, ano, saan yan mag-equal? Diba nauna palagi nasa kanan? So, negative 1 minus 2. So, ano yan? Minus 3. Diba? Negative 3. Okay? Ngayon, si D naman. Yung directed distance ng segment BF ay equal lang sa... Sino ba si B? Si B ay negative 2. Sino si F? Si 2. Ngayon, absolute value yan ng kung ano yung nasa right, di ba? 2 minus, di ba? Negative 2. So, equal lang yan sa absolute value ng 2 plus 2 or equal sa 4. So, ganun lang yung basically, guys, yung discussion natin ngayon. Ngayon, napakita ko na sa inyo kung ano yung notion ng one-dimensional real coordinate system. Ngayon, next videos, pupunta naman tayo sa two-dimensional real coordinate system. I hope you learned something today, and peace out, mathematicians. Good night.